then meron tayong kamatis. So yan ang ating mga ingredients sa ating sinabawang galunggong. At the same time, meron tayong sitaw, lagyan natin ng sitaw, and meron tayong pichay. So hindi naman ito pichay, litos to. So wala tayong pichay. So yan ang ating mga ingredients sa ating mga sa ating sangkap ngayon sa ating sinabawang galunggong. So tara na guys, magpainit na tayo ng tubig at umpisa na natin lutuin. So ayan guys, ito na yung tubig natin na pinapakuluan. So pag kumulo na yun guys, so ilagay natin ang ating mga ingredients. So hintay natin kumulo. So ito na guys, kumukulo na yung ating tubig. So ilalagay natin ang ating mga ingredients ngayon guys. Now nalagay natin itong ating luya. So para mawala yung lansa ng isda. Then pagsabay na natin itong ating sibuyas na pula. So kahit anong sibuyas ilagay nyo guys, depende sa iwan na gusto nyo guys. So nang hugas naman tayo, ayun, nakita nyo kasi yung kamay natin. Ilagay na rin natin itong ating kamatis. Sabay na natin siyang pakuluin dyan. Sabay-sabay na natin ang ingredients para kumulo dyan sa ating tubig. So sarap, daming kamatis. So hintay lang natin siyang kumulo ulit. So ayan guys, kumukulo na siya. Medyo luto na yung ating ingredients, yung kamatis, yung sibuyas. So ilagay na natin itong ating tatlong pirasong galunggong. So ayan guys. So yan ang ating kinamatisang galunggong. So sarap-sarap yan guys. So hintayin lang natin siya maluto ng tuluyan. So iwanan na natin siya ng 5 to 10 minutes or as much as we can, hanggang 15 minutes hanggang sa tuluyan siya maluto ng maaydi ang ating isda guys. So ayan. So ayan guys, kulong-kulo na yung tubig natin guys. Ayan. So this time guys, ang gagawin natin, maglagay tayo ng nor cubes. So depende sa flavor ng nor cubes na lagay nyo guys. Pwede chicken, pwede shrimp, pwede seafoods, pwede fish. So sa akin guys, ang nilagay ko ay wala akong ibang choice kundi chicken ang nilagay ko na flavor. So wala akong ibang flavor na nabili guys. So ayan. So mamaya natin siya titikman yung sabaw niya guys, or mamaya na tayo maglagay ng ating salt. So yun guys, ang bango-bango na guys, nakakagutom na, nakakatakam na. So takpan natin siya muli. Ang apoy natin ay nasa mahinang katamtaman ng po siya guys, para hindi siya sobrang boil yung tubig natin. So hintay lang natin siya tuloyin maluto yung isda natin, kasi gusto natin lutong-luto yung isda. So this time guys, maglagay na tayo ng ating salt. Yung salt na nilalagay guys, konti-munti lang muna guys, para hindi siya maalat, para yung lasa ng isda na lasap natin guys. So ito yung konti-munti lang nilagay natin na rock salt. So rock salt ang ginamit ko ngayon guys. So lagi ako nagagamit ng rock salt kasi gusto ko siya ang lasa ng salt na rock salt kaysa iodized salt. So bihira lang gumagamit ng iodized salt. So ayan guys, lutong-luto na yung mga ating kamatis natin sa kayong isda natin. So hayaan na muna natin siya ng 5 to 8 minutes guys na papakuluin natin. So this time, lagyan na rin natin itong ating sitaw para tuluyan siyang maluto. Ayan, lagyan natin yung sitaw habang pinapakuluan natin yung isda natin hanggang sa tuluyan siyang maluto. Wait lang natin hanggang sa maluto. So ayan guys, since naluto na yung ano natin, yung sitaw. So ang gagawin natin, ilagay na natin yung ating repolyo, yung repolyo pitsay. Ito yung pitsay natin guys, pero wala, hindi ito siya pitsay, litos na lang ilagay natin kasi wala tayong pitsay. Dapat pitsay yung bok choy. So wala tayo, ito naman ang pagsamantala yung ginawa natin. So habang pinapaluto natin yan, so, titikpan mo natin yung sabaw kung tama na ba yung sabaw natin. Wow! Sarap yung sabaw guys, tama lang. So, ayan guys, hindi na natin siyang matuloy maluto ng ating pichay or kaya litos. So, litos romaine ang nilagay natin instead of pichay. Yan ang replacement natin kasi wala tayong pichay. So, ayan guys, hintayin na natin siyang matuloy maluto ang ating kinamatisang galunggong o kinamatisang tinulang isda kumbaga. Ayan. So ayan na yan guys, hintayin na natin siyang maluto ng tuluyan.
So yan guys, this is it. This is our finished product. Ating kinamatisang isda or kinamatisang balunggong. So ayan guys, yummy yummy. Sarap-sarap ang ating kinamatisang isda. So hintayin na natin siya guys at tuluyan na siyang ihain natin at tara dito serve na po siya sa ating almusal ngayon na umaga. So ayan na po guys, tuluyan na naluto ang ating sinabawang isda kaya kinamatisang galunggong. So ayan na yan, let's go, ang sarap-sarap nito guys. So natatakam na po guys, gusto ko na siyang kainin, higupin ang sabaw na mainit-init para sarap ang ating almusal. Ayan guys, sabayan niyo akong kumain ito, ang ating finished product na sinabawang isda or kinamatisang isda or kinamatisang galunggong, kung ano pa man ang ating niloto ngayon at isda. So para sa ating almusal, so tara na guys, ihain na natin ito ang ating sinabawang isda or kinamatisang isda. So ayan, let's go. So by the way guys, patayin na natin ang ating apoy. So pinatay natin ang apoy and ready to serve na po ito guys, ang ating isda or kinamatisang isda. So guys, by the way, kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, click the bell notification button para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. And please don't forget, comment below the link, and please don't forget, like and share my videos. And salamat sa aking mga subscribers, salamat sa aking mga silent viewers, salamat sa aking mga kaibigan, lahat ng nagsuporta ng aking channel. Maraming salamat sa inyo guys. Sana huwag kayong magsawa at magpatuloy na magsuporta sa ating channel. And God bless you all. And ingat palagi. And kita-kits tayo sa ating next video. So yan guys, kain na tayo. Magmukbang na tayo. Sumahin ako magmukbang sa another episode natin sa pagmukbang ng ating breakfast na may sinabawang isda. See you all.